Chef Mushu is back at ngayon magluluto tayo ng pumpkin cookies. So, ito is kalabasa cookies sa pang-Pilipino. Kasi may tirawang kalabasa, tinatamad na akong lutuin siya para maging ginataan. But anywho, so una muna tayo gawin is i-cream muna natin itong ating brown sugar, white sugar. So, sabi dun sa recipe na sinusundan ko, pwede naman bawasan yung sugar. Pero ako, gusto ko lang siyang subukan as is. Kasi yung ginawa kong pancake last time ay hindi matamis. So, parang nakikrave ako ngayon ng matamis. Tapos, softened butter. May baka na, no? Na 1/2 cup. So, ikikream natin siya. Wait lang, hugas na ako na kamay, ha? We're ready. So, medium speed. Kikream natin ito. Happy na naman siguro siya, no? Floppy. Charat. So, lagay tayo ng 2 teaspoon of vanilla. And 2. Okay. Lagay na rin natin itong ating kalabasa dito sa loob. Ayan. Goodbye, kalabasa. Okay. And then, lagyan natin siya ng itlog. Ano ba natin buksan to? Okay. Tapos, i-beat lang natin siya hanggang mag-mix sila accordingly. I-low ko muna. Low speed. Mga tumalisik eh. Lagyan na natin itong ating 2 cups flour na nilagyan natin ng cinnamon. Ideally, dapat pumpkin spice pero wala kasi tayo nun dito. So, ito na lang. So, cinnamon with hindi pala to all-purpose self-rising flour, yung ating expired na self-rising flour. So, utay-utay natin ilagay. I-beat natin siya in low until ma-well incorporate lahat. Naman, maglalagay na tayo na chocolate chip cookies. Yeah ba? Chocolate chip. Nalagay tayo ng chocolate chip dito para maiba lang. So, ideally 2 cups daw yung sabi pero natitipid kasi ako. So, mga siguro half lang nito. Para magamit ko pa sa ibang recipe yung ibang natitira. Okay. Kasi ito yata isang pack na to, 2 cups na eh. So, paano naman yung iba kong recipe dito? So, ipitipid lang tayo. So, sakto 1/2. Tago natin ito sa ref. And then, we will fold this. Okay. Okay. So, after natin itong i-fold, ang sunod naman natin gagawin ay ilalagay natin ulit siya sa ref. Tapos, ilalagay lang natin siya doon ng 30 minutes. And after 30 minutes, ilalabas natin siya. At magbe-bake na tayo. So, kailangan siya yata ilagay sa ref kasi as you can see, chewy kasi itong recipe na to eh. And medyo malambot yung dough. So, yeah. There you have it. So, can you scrape it, scrape it. And meron tuloy ibang kalabasa pang naisama doon. So, cover lang natin. Lagay natin sa ref and balikan natin sila mamaya. Tikman ko nga. Tamis. Sarap. You're back! Ayan, diba? Ganyan ako ang kanyang itsura. Pero dahil maliit lang yung ating tray, definitely mukhang makakailang batches tayo nito. Ating pagluluto. So, piniprint natin ngayon yung ating oven. Mga almost 200 degrees Celsius. And then afterwards, yun. For 15 minuto nga yung sabi dun. Sabi kasi dun sa recipe, for 12 minutes. Pero wala kasing ganun yung aking oven. So, yun. So, we'll just cook. Sana may enough chocolate for everyone. So, I'll try it na hindi i-flatten. Yung parang ganito, yung ball style. Let's see kung magiging ganang itsura. Punuin ko lang to and then pakita ko sa inyo pag na-bake na, ha? What we have here, mukhang masarap naman itong ating first batch. So, gawin na natin ito hanggang maubos yung lahat ng ating mga batches. So, itago lang natin ito. We'll allow it to rest. And then, baking time! Paren. Yan. Oh, medyo soft nga siya. Anyway, very delicate. Ating finished product, luto na ang ating mga kalabasa cookies. Kanina tinikman namin yung jamuat. Masarap naman siya. Chewy. So, yun lang. Happy eating!